Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pasko, panahon na naman ng taglamig, ng simbang gabi, ng bibingka, parol at mga jingle bells. Panahon ng kasayahan at pagdiriwang. Pero marami sa atin ang nakakadama ng di mawaring kalungkutan sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang nababalot ng di malabanang hapis at kabiguan. Ano nga ba ang kahulugan ng Pasko sa mga taong may mapait na karanasan? Gaya ng mga kababayan nating ilang taon nang pinahihirapan ng lahar mula sa Mount Pinatubo. Paano nga ba ang magdiwang ng Pasko ngayong wala na silang sariling mga tahanan? Walang hanap buhay at waring walang kinabukasan. Tunghayan natin ang natatanging kasaysayang ipinadala ni Philip. Dear Charo, tawagin niyo lang po akong Philip. 5 taon na kaming naniniraan sa Zambales. Driver ang aking ama ng mga misyonaring madre na na-assign sa Barrio Yamot. At dito namin nakilala ang pamilya nila Mang Basilio, ang mga ita. Naging magkakaibigan ang itay at si Mang Basilio. At naging matalik ko namang kaibigan si Paidu, ang anak ni Mang Basilio. Pero nung sumabog ang Mount Pinatubo, ay nagkaiwalay na kami. At pinsala kasi ang inay, kaya nagdesisyon ang itay na lumuwas ng Maynila. At dito na kami tumira. Masakit ang pagkakaiwalay namin magkakaibigan. At akala ko'y hindi na uli kami magkikita hanggang isang araw. Papuloy yun. Salamat sa pagtulong mo, ha. Paliwala yun. Wala sa'yo mga gamit ko. Baka mahuli tayo sa biyahe. Ito! Sandali na. Papuloy yun. Punta tayo sa Maynila. Oo! Oh! Tumig kayo. Tumig kayo. Ibaba na lang ang mga gamit niya. Hinakaw pa po layo. Nakalain ko mamaya pa kayo makakarating. Kaya pasensya na kayo. Hindi ako nakapaghanda. Maglulito muna ako. Para makakain naman kayo. Basilio! Umupo ka na, Basilio. Sige na. Maghahanda muna ako. Ayaw na. Pasensya na kayo, Papo Layo, ha? Ay, kumusta pala ang paa mo? Ay, mabuti naman ho. Kaso nga lang, kailangan daw operahan. Eh, wala naman kami pera. Si Igwi naman, kapapasok lang sa pabrika. Sa ako ho, nanginibiyan ho ako kay Mrs. Salvador. Uwian nga lang po. Igwi, hindi na kayo nagmamaneho sa mga misyonaryo? Siyempre, hindi na. Minsan lang naman lumuwas ng Maynila si Sister Chone. Kaya nandito na kami pamilya. Tsaka, dito na lang siya maghahanap ng trabaho. Maganda. Oh. Red. Oh, gusto nang tulungan kita. Hindi po, kaya ko na. Paano ito nagawa kayo gumawa niyan? Sandali lang po ito, ha? Oh, sige. Baka gusto mong makatulong ako dyan. Diga. Tubig. Ay, ako na. Sensya na kayo. Gusto yung tubig? Oo. Kumanda doon. Sigurado ko bang hindi nakakahiya sa'yo? Okay lang yun. Dati sa TU pa yung kuto eh. Pero nakabili na sila ng low-cost housing. Nagtatrabaho kasi sa gobyerno eh. Eh, sama-sama na muna tayo dito. Pag nakapagtrabaho ako, babayaran kita kaagad. Ikaw naman, huwag mo na isipin yun. Para sa pa yung pagkakaibigan namin. Hindi mo kami mag-
magtatagal dito. Sina Ina at Paido lamang ang pumilit bumaba dito sa Maynila. Pero pag naayos na ang lahat, babalik na kami sa Zambales. Wala ka nang babalikan doon. Ayokong lumaki dito ang mga bata. Baka kung ano matutunan nila sa syudad. Bali ka. Bumili muna tayong mauulam. Sister Chona? Alam mo, kapiraso lang to ng Maynila. Pangit pa to. Eh mo, bukas na bukas, ipapasyal kita sa mga magagandang lugar. Totoo yan, Pilip, oh. Ah! Papulayo, papulayo. Narinig niyo po yun? Papasyal na po tayo ni Pilip sa Maynila. Sana po dito na tayo tumira. Huwag na po tayo bumalik sa Zambales. Ako rin po. Ako rin po, papulayo. Ako rin po dito sa Maynila. Ayan nyo, kumbinsihin natin ang ama nyo, ha? Kuya na? Sige ho, mauna na ho ako. Papasok pa ho ako sa eskwela. Ako rin! Pag nagkapera si ama, pag-aaralin din ako. Di ba, papulayo? Ipanalangin natin kay Apo Maria. Sige. Sige, Philip. Yung nabanggit mo sa inang mo, yung gusto kong pumasok ng labandera doon sa pinakasukan. Nakasabi mo? Meron na muna ko ang labandera eh. Salamat. Sige, Pilip, ha? Sige, Paido. Basilio? Iniisip ko lang, Ina, kung tama ang naging desisyon natin bumaba dito sa Maynila. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yun? Ano naman ang gagawin natin doon sa Zambales? Maghintay para patayin ang lahar? Bakit sila hindi umalis? Bakit natin sila iniwan? Ina, tinitingala nilang pinuno at balyan ang Apo Ablong. Gayun din si Ama. Pero wala na sila, anak. Oo, Ina. Pero narito pa rin sa puso ang mga prinsipyong itinuro nila. Kahit hindi ba mas mabuti kung hindi natin sila iniwan at magsama-sama na lamang ang ating lipi? Para magsama-sama tayo sa kamatayan, may mga anak ka, Basilio. Paano sila? Nandito na tayo sa Maynila. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila dito. Ibang-iba ang mundong ito sa mundo natin, Ina. Hindi ko na iniisip kung ano ang mangyari sa atin bukas. Ang mahalaga sa akin, ngayon. Bulat pa ito. Wala pa tang benta. Bili na kayo, oh!
dala. Ako si Basilio, siya ang aking anak, si Paidu. Sino nagbigay sa inyo ng permiso para mamalimos dito? Hindi kami namamalimos. Nagbebenta kami. Marami nang namamalimos dito. Teritoryo ko to. Kung gusto mo, umanap na kayo ng ibang lugar na pagpapalimusan niyo. Hindi kami namamalimos. Kung gusto mo, mabibigyan kita ng proteksyon. Kada katapusan lang ng araw, magbibigay ka sa akin ng komisyon. Komisyon? Sa pag-ano nyo? Ha? Sa ibang lugar, ganyan din. Marami rin nag-umaawa. Ano? Okay kayo. Proteksyon? Oo, proteksyon. Hindi namin kailangan ng proteksyon. Kung ayaw nyo eh. Ano ba to? Buti pa. Umalis na lang kayo. Sige na, alis na! Alis! Ayoko na makita pagmumukha nyo rito, ha? Alis na! Paidu, kulang pa to pambili ng sapatos. At hindi ba sinabi ko sa'yo na saka na muna ang lugo sa katawan? Dahil marami pa tayong dapat pagkagastusan. Paidu. Meron tayong bahay na inuuwian kahit papano. Sila sa kalsada nakatira. Ganyan ka talaga, anak eh. Noon pa man. Inuuna mo ang kapakanan ng iba kaysa sarili mo. Bakit ka ganyan? Ina, ang gusto ko... Manang-mana ka sa ama mo. Isusubo na lang natin. Ibibigay pa niya sa kapitbahay. Kaya kahit kailanman, hindi tayo nakaahon sa hirap. Ayokong lumaki ang mga bata na nakikita nilang walang prinsipyo ang kanilang ama. Prinsipyo? Lalaki nga sila punong-puno ng prinsipyo. Wala naman laman ang tiyan. Pwede mo bang iluto ang prinsipyo? Kaya nila magtiis. Importante sa tao marunong magtiis. Magtiis? Katulad ng asawa mo, namatay ng pagtitiis.
gamit ko? Mara sa akin ni Apoblong yun! Ilang beses ko sasabihin sa'yo na mahalaga yun na hindi yun ibinibenta! Kaya niya binenta dahil dipit na tayo! Gusto lang niya makatulong! Kaya lumalaki ang ulo ng bata, nagtatanggol mo yun eh! Ano? Akin yan! Huwag kayong makialam dito! Alak ko to! Ha? Ano? Magtatanda ka? Ha? Magtatanda ka? Alam kong galit ka sa akin, Paido. Ngunit kinakailangan malaman mong mali ang ginawa mo. Ang mga salinlahi na yun ay minanak pa sa aking mga ninuno. Yun na lang ang natitira sa atin. Wala na tayong bahay. Wala na tayong bayan. Pag nawala pa yun, para mo na rin pinutol ang lahi natin. Mahalaga ang dignidad, Paido. Naiintindihan mo ba ako? Ang mga salinlahi na yun ay kaluluwa ng ating lahi. At ang kaluluwa ay hindi binibenta. Ayoko matulad tayo sa mga kalahi natin. Ang iba sa kanila ay namamalimos. Nagnanakaw. Nakalimutan ang pagpapahalaga sa ating lahi. Paido, inaapi na tayo ng marami. Tingin nila sa atin marumi. Mabaho. Hindi mga tao. Tayo pa ba magpapababa ng pagtingin natin sa sarili natin? Pero tayo, pag namatay sa gutom, di ba parang pinutol na rin natin ating lahi? Talagang wala akong bakante ngayon, Igme. Magle-lay off nga ako dahil overstaffed ako eh. Kaya lang, magpapasko ngayon at naaawa naman ako sa mga empleyado. Eh, nagbabakasakali na kami, boss. O sige, pa-fill-upan mo na muna ito sa kanya. Hindi ko marunong magsulat ang kaibigan ko eh. Ganon? Eh, di papirmahan mo na muna sa kanya at ikaw na mag-fill-up. Isulat mo yung pangalan mo rito. Umalis ka dyan eh. Masakit ang tiyan niyan. Puro tubig ang laman. Walang makain. Ito ang kanin. Bakit hindi natin kainin? Bakit hindi tayo malimos?
para may ulam tayo. Kuya Kasin, ito ang ulam natin. Magandang araw po. May pinagbibigay po si Inay. Ay! Philip, sabihin mo sa Inay mo maraming salamat. Halika, ay, maupo ka. Ay, makain na ako! Sumalo ka na sa amin. Salamat. Paido! Ang dami kong pera! O rin, Papo Lalo. Dahil ko na po pera. Ito. Ito, papel. Barya. Ito, papel. Hawak. Yun. Paido! Basilio, anak. Paido, muli, Tana. Ama, mamaya na po. Aga pa naman po eh. Muli, Tana! Mamaya na po. Kasi, muli, Tana! Papo Lalo! Papo Lalo! Akala ko naiintindihan mo ako. Akala ko nakikinig ka sa akin! Basilio. Huwag kang magalit sa bata. Ako ang nagyaya sa kanya. Mama, limos kami. Bakit, ina? Gusto ko lang sana maging masaya ang Pasko natin. Naaawa ako sa kanila. Yung ibang mga bata dyan, nakikita kong mayroon silang bagong laruan, mayroon silang mga bagong damit. Pero ang mga apo ko, nakatangod lang sa kanila. Kayo ang nagtuturo sa kanila magkagusto sa mga bagay na hindi natin kaya. Kayo ang naglalagay sa mga ulo nila na magkaroon ng mga walang kwentang pangarap! Ikaw! Ikaw ang maraming mga walang kwentang pangarap! Kahit alam mo nang wala na tayong bahay doon sa Sambales, gusto mo pa rin bumalik tayo. Hindi mo na ialis sa isip mo na babalik tayo doon. Para ano? Wala na tayong mababalikan doon! Puro abo na roon. Puro abo! Hindi mo naalis sa isip mo ang dignidad mo, ang tradisyon mo. Anong tradisyon? Iba tayo, ina! Paano tayo naging iba? Tingnan mo ang kulay mo. Tingnan mo ang itsura mo. Tingnan mo ang anyo mo. Hindi tayo naiiba sa kanila. Kahit anong gagawin natin, pinagtatawanan tayo, nilalayuan tayo, hindi tayo pinagkakatiwalaan kahit anong trabaho. Nakikita mo ba yun? Hindi natin kasalanan na wala tayong tirahan. Hindi natin kasalanan na mamalimos tayo. Hindi natin kasalanan na hindi nila tayo pinagkakatiwalaan. Yan ay dahil sa kulay natin, sa anyo natin, sa lahi natin. Kung inaakala nyo, ina, patatapusin mo muna ako. Patatapusin mo.
Apo! Kung kinakailangang magnakaw ko, kung kinakailangang gagapang ko, gagawin ko. Ayoko naman silang makita na gugutom. Maski ikaw, maski ano, gagawin ko dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Hindi ba yan ang mahalaga? Ang mabuhay? Ang makita kong nakikipagsaya sila sa ibang mga bata? Matanda na ako. Sana bago ko mamatay, gusto ko lang sana makita ng maging masayang mga apo ko. Saan siya kukuha ng pera pambayad sa ospital. Malala na po yung ulcer ni inay. Kailangan na po siyang operahan. Sa tingin mo, magkano itong mga ito? Ma'am, sa palagay ko, mga 20,000 lang. 20,000? At tawagin mo na sila. Huwag na ako kayo. Sa inyo, maupo na ako kayo. Marunong ba na Tagalog itong mga kasama mo? Opo, mga kaibigan mo sila ni itay. Ay, bakit walang itay mo? Silang kakilala ko. Nasa hospital mo si Ine. Alam niyo bang mahalaga itong mga dala ninyo? Mga genuine ito. Pero medyo mahina ang business ngayon eh. Alam niyo naman, Pasko. Sino nga ba naman ang bibili ng antik? Pero kung gusto niyo, papakyawin ko lahat ng mga ito. 3,000. 3,000 lang? Maliit masyado. Well, yun lang ang kaya ko. Kung gusto nyo, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Pag-isipan nyo muna. Excuse me? Joel? Kumusta lang shipment natin? Dating 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 after Christmas, pantaga naman. Ayun sa vegan, kaya naman dating mo. Ay, mabuti naman. Tapos yung iba'y file up nila. Ma'am? Ha? Kunin nyo na ako. Sige. Sandali lang, ha? Joel? Yes, ma'am. Pakisabi kay Linita, ihanda yung 3,000. Kasha, ibigay na sa mga ita. Pagkatapos, bilangin mabuti yung mga item. Baka magkulang, ha? Ibigay na agad sa mga kawawa naman eh. Linisin mabuti, isinod sa akin. Yes, ma'am. Papo na yun, Lumaray! Lumaray, bilis, halika dito. Ugo, okay, yung laro mo. Ang ganda-ganda, oh. Tingnan mo, bilis. Lalo sa sapatos mo. Ganda-ganda. Gara-gara. Luna, tignan niyo po ito sa sapatos ko. Ang ganda ko, oh. Sana sumama ka kanina sa tindahan. Alam mo, ang laki-laki. Ang
daming ilaw, di ba, no, Ma? Ang dami pong ilaw. Diba, Philip? Dami. Ang ganda, tas ang daming Christmas tree po. Ina? Ang ganda po. Para sa Noche Buena. Hey, pakain na tayo. Salamat, anak. Lola, sana sumama kayo para mabili po kayo ng maraming damit. Jesus. Tapos, ang dami pa po doon pilihan ng mga sapatos. Ito nga po na pili ko, ang ganda po eh, no, Ma? Ano, nasusunod, sama ka ni Maray, ha? Makikita mo talaga, talagang ang ganda. Kailan dito, ah? Ha? Tunga! Tunga! Tulungan po rin doon! Dito! Noche Buena ang aga-aga ko yan. Ano yan? Pasyente, Basilio Santos sa pangalan? Eh, hanapin mo na lang ho doon. Hoy, Frederick, tawagin mo. Sasagot mo sa kami. Hoy, wheelchair! Ay, sorry ho, Lola, pero hindi ho namin pwedeng admitin ang sino mang walang deposito. Anong deposito? Deposito ho, pambayad. Mamamatay na yung anak ko, nangihingi pa kayo ng deposito. Ay, wala ho akong magagawa. Anong walang magagawa? Ay, huminahon ho kayo! Paano ko hihinahon? Nasaksak yung anak ko, hihinahon ako! Lola, hindi ho akong gumagawa ng patakaran na ospital na ito! Naiga! Ayaw ko nang tanggapin dahil mangkaita lamang kami. Hindi ho, Lola. Kahit na sino pa ho, pare-pareho ang pagtingin namin dito. Thank you.
Maraming salamat, Igme. Baliwala ho yun. Kung ano man ang kailangan nyo, puntahan lang ho nyo ako. Dito na lang kami. Dito naman talaga kami dapat eh. Masyal ka, pag pinayagan ka ng lola mo, ah. Mas nabapunta mo ako dito eh. Eh, anong gagawin nyo? Anong ginagawa nila? Marami akong natutunan sa mga naging karanasan ko sa pamilya nila Paido. Pero isa lang hindi ko makakalimutan. Na ano man ang kulay ng balat mo, ano man ang iyong anyo, ano man ang iyong lahi, maski wala ka ng tirahan, ang Pasko ay wala sa jingle bells o sa garbong pagkain o damit. Ito ay nasa pagkatao at pagpapakabuti. Merry Christmas po, Philip. Sa gitna ng paghihikahos, may higit na nadarama ang tunay na diwa ng Pasko. Habang nagdiriwang tayo sa karangyaan at kasaganaan, huwag nating kalilimutan ang mga kababayan nating sinalanta ng mga sakuna. Kahanga-hanga nga kung tutuusin ang kakayahan ng Pilipino na bumangon sa madalas na pagkakadapa at salubungin ang Pasko ng may pag-ibig at pag-asa sa puso. Maraming salamat, magandang gabi, at maligayang Pasko sa buong Pilipinas at sa buong mundo.